Ipapasa ng IATF ang mga rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ukol sa mga susunod na hakbang matapos bawiin ng World Health Organization ang pagiging public health emergency of international concern ng COVID-19. Sa ngayon, habang wala pang anunsyo at hindi pa ito natatanggap ng Pangulo, lahat ng mga pulisiya katulad ng testing, isolation protocol at voluntaryong pagsusuot ng face mask ay umiiral pa rin. Nilinaw ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, hindi pa tapos ang pandemya, kaya hindi dapat maging kampante ang publiko. Kailangan tuloy-tuloy pa rin tayo mapagmatyag. We are vigilant and kailangan patuloy pa rin tayong aware. Alam natin kung ano ang gagawin natin, kung paano natin mapoproteksyonan ang ating sarili, pati na rin po ang ating mga kamag-anak. Kaya mahalaga pa rin anya ang pagpapabakuna at booster shots, maging ang pagsusuot ng face mask sa mga matataong lugar ng mga senior citizen, may comorbidity at immunocompromised. Hindi rin basta-basta masasabing endemic ang sakit dahil kailangan pa itong dumaan sa masusing pag-aaral at dapat mataas ang immunity level ng populasyon. Ayaw ring sabihin ng DOH na dapat nang tratuhin ang COVID-19 na tulad ng karaniwang sakit na lang gaya ng trangkaso. Baka people becomes complacent at iyon ang ayaw natin. Ang sa atin, gusto natin magpatuloy pa rin ang ating mga kababayan. Alam nila kapag tumaas ang kaso kung ano yung mga dapat nating gawin para maiwasan ang further transmission. Bagamat tumataas ang bilang ng mga kaso, ayon sa DOH, 96% ng mga ito ay mild, asymptomatic at moderate cases. Hindi rin anila dumarami ang na-admit sa ospital, kaya walang dahilan para magpanik at muling obligahin ang pagsusuot ng mask. Unti-unti na rin isasama ang COVID bed sa mga isolation room ng mga ospital. We have our isolation rooms that had been built during the time of the pandemic. Inuumpisahan po nila na doon na tayo naglalagay ng ating mga kaso ng COVID para wala nang dedicated beds pa sa COVID. Hindi rin po tayo nagkakaroon ng problema na nagko-compete ang non-COVID with COVID. So slow integration, hopefully towards the end of the year, we've already integrated this among our hospitals. Hinihikayat naman ng DOH ang mga vaccine manufacturer na mag-apply na ng Certificate of Product Registration sa Food and Drug Administration para hindi magka-problema sa pagtanggap ng donasyon ng bivalent vaccines at pagbili ng bakuna kung babawiin na rin ng pamahalaan ang State of Public Health Emergency sa bansa. Kung mangyari ito, hindi na magagamit ang Emergency Use Authority na inilabas ng FDA para sa mga bakuna. Willard Cheng, ABS-CBN News.